Magandang araw, ito ulit ang ESP 5 kasama ang inyong Sir Nelson. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang pagiging responsable ng tagapangalaga ng kapaligiran. Sa pagkatapos ng video na ito, ikaw ay inaasahan na nakikiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan, katulad ng paggalang sa karapatang pantao, paggalang sa opinyon ng iba, at paggalang sa ideya ng iba. Alam mo ba na karapatan ng isang mamamayan ang mabuhay ng malaya at payapa? Ito ay nasasaad sa ating konstitusyon. Isang pribilehiyo o espesyal na karapatan na kung saan ay may kalayaan tayong gawin ang mga nais natin na hindi lumalabag sa karapatan ng ating kapwa. Bilang isang malayang bansa at nakatira sa isang malayang bansa, tayong mga Pilipino ay may kalayaan gawin ang ating naisin nang hindi nakakasakit ng ating kapwa. Gayun din, bawat isa sa atin ay malayang makiisa sa mga gawain na nakapagpapanatili ng kapayapaan. Ating basahin at unawain ang ibig ipakuhulugan ng isang saknong na hango sa awiting kutabato ng grupong Asin. Prinsipyo mo'y igagalang ko kung ako'y iyong nirespeto. Kung nagtutulungan tayo, di sana magulo ang bayan ko. Ano sa inyong palagay ang nais ipakuhulugan ng saknong ito? Tama! Na tayo bilang mga Pilipino ay dapat matutong gumalang at irespeto ang bawat isa. Paano tayo nakatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan? Magaling! Ang kapayapaan ay mapanatili at may iwasan ng gulo sa ating bayan kung ang bawat isa sa atin ay matutong gumalang sa pagkakaiba ng bawat isa at marunong magrespeto sa mga opinyon ng bawat isa. Tama! Maraming paraan upang maipakita natin ang pakikiisa sa pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan. Ang pagpapahalaga sa karapatan ng isang tao ay nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng bawat individual. Sa pamamagitan nito, ay naipapakita natin na ating kinikilala ang kabuuang pagkatao at kahalagahan ng ating kapwa. Naipapamalas din natin ang paggalang sa karapatang pantao sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa na may kusang loob at walang hinihintay na kapalit. Sa pamamagitan nito ay naipaparamdam natin sa ating kapwa ang ating pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga sa kanila. Ang pagrespeto sa kanilang buhay ay isa rin ang pagpapakita ng karapatang pantao. Ang pakikinig sa opinyon o kuro-kuro ng bawat isa ay pagpapakita rin ng paggalang sapagkat tayo ay naninirahan sa isang demokratikong bansa. Dahil tayo ay naninirahan sa isang demokratikong bansa, tayo ay malaya. Ngunit ang prinsipyo mo igagalang ko kung ako'y iyong nirespeto. Kung nagtutulungan tayo, di sana magulo ang bayan ko. Tayo'y magpahayag ng sarili nating opinyon, maging ito man o'y taliwas o sangayon sa kasipan ng iba. Sa puntong ito, iyong kuhanin ang iyong learning packet. Sa ESP 5, Week 5, at ating isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Sulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga programang ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at mali kung hindi. Maaari mong i-post ang video nito habang ikaw ay nagsasagot. Magaling!
Natapos mo na ang gawain na ito. Ating iwasto ang iyong mga sagot. Para sa bilang isa, nakikiisa sa pahayag ng kapitan ng barangay na bawal lumabas ang ng bahay ang mga edad 17 pababa. Ito ay tama. Nakikisalo sa usapan ng mga matatanda kahit hindi hinihingi ang opinion. Ito ay mali. Para sa bilang 3, sumasagot sa isang pagpupulong na walang binibigay na paintulot ang leader. Ito ay mali. Ika-4, tinatanggap ang suwisyon ng bawat miyembro ng organisasyon. Bilang leader, ito ay tama. Bilang 5, pinakikinggan ang komento ng kapwa mag-aaral sa ginawang pag-uulat. Ito ay magaling. Tama. Mahusay. Iyong natapos at kompleto ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ngayon tayo dumako sa pagkasagawa ng gawain sa pagkatuto bilang 3. Muli, iyong uhanin ng ESP 5 learning packet para sa linggo 5. Ayon sa gawain sa pagkatuto bilang 3, iyong babasahin at unawain ang balita at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa butang papel. Maaari mong sabayan ng Sir Nelson habang ikaw ay nagbabasa. King of Talk, inindorso ang 1 Million Voices for Peace in the Philippines campaign. Sinulat ni Constancia Paloma. Ikaw at ako, tayong lahat ay kailangang humanap ng mabilisang solusyon para sa pagkakamit ng pangmatagalang kakayahan sa ating bansa. Ito ang aking bottom line. Ito ang sinabi na binansagang King of Talk na si Boy Abunda nung opisyal niyang inendorso ang kampanyang 1 Million Voice for Peace in the Philippines or OMVF. Ipinagmamalaki niyang idagdag ang kanyang boses sa ikatatagumpay ng kumpanyang ito. Si Boy Abunda ay sikat na host ng programang Bottom Line. Ipinaliwanag niya na sa pag-unawa sa kapayapaan ay mahalagang unawain ng kultura at tradisyon ng mga tao. Pinangako ni Abunda na tutulong siya sa kampanya sa pamagitan ng paghingi ng suporta sa kanyang mga kasamahang artista para sa kapayapaan at pakikipag-usap sa mga rebeldeng samahan sa bansa, habang itinuturing na masalimuot ang solusyon sa problema sa kapayapaan sa Mindanao. Hinikayat niya ang kanyang mga taga-suporta na idagdag nila ang kanyang boses sa kampanya para sa kapayapaan. Ang OMVP ay naglalayong pagsamahin ang boses ng mga tao sa buong Pilipinas maging ng mga tao sa ibang bansa upang ipahayag ang kanilang hangaring matapos na ang pag-aaway-away at pagkakanya-kanya sa ating bansa. Upang ang mga sangkot sa gulo ay kumilos para sa isang mapayapa, patas at komprehensibong solusyon sa armagong pakikipaglaban. Ngayon naman ay ating sagutin ang mga tanong sa ibaba ng gawain sa pagkatuto bilang 3. Paano makatutulong ang 1 Million Voice for Peace in the Philippines o OMVF sa pagsulong ng kapayapaan? Tama! Ang OMVF ay naglalayong pagsamasamahin ang boses ng mga tao upang ang mga sangkot sa gulo ay kumilos. Sasali ka ba sa OMVF? Bakit oo at bakit hindi? Magaling! Maari mong ibahagi sa iyong mga kasama sa bahay ang iyong sagot sa tanong na ito upang mayroon kayong pag-usapan at magbigay ng puro-puro tungkol sa tanong na ito. Para sa bilang 3, paano mo ikakampanya ang OMVF? Mahusay! Maaari mong ibahagi sa iyong mga kasama sa bahay ang iyong sagot sa mga tanong na ito. Muli mong kuhanin ang iyong learning packet sa ESP 5, Week 5 at isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Ating basahin at unawain ang bawat pangungusap, gumuhit ng bituin kung ito ay nagpapakita ng pakikisa sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagkukunatili ng kapayapaan at pagsulok naman kung hindi. Maaari mong ipost ang video na ito habang ikaw ay sumasagot. Magaling! Muli mong natapos ang gawain sa pagkatuto bilang 4
sa maikling oras. Ngayon naman ay ating gusto ang iyong mga sagot. Para sa bilang isa, nakikilahok sa gawain pang scout. Pang scouting ito ay bituin. Bilang dalawa, nagpapahayag ng sariling kuro-kuro. Ito ay bituin. Bilang tatlo, nagpapasimula ng hindi pagsang-ayon sa isang usapan. Ito ay tatsulok. Bilang apat, nakikilahok sa programa ng pamahalaan ukol sa kayapaan tulad ng Earth Hour. Ang tamang sagot ay magaling. Ito ay bituin. Bilang lima, nagbabalita sa mga kaibigan ng walang katotohanan. Ito ay tatsulok. Mahusay ang iyong pinakita para sa gawain na ito. Tayo magpatuloy sa video na ito. So bilang pagbubuod ng ating aralin, ating buuin ang konseptong ito. Bilang isang bata, ako ay susunod sa patnang. Ipapakita ko ang patnang sa pamamagitan ng patnang sa aking kapwa. Ang pagbibigay ng patnang sa kahit sino ay aking isasagawa upang mapanatili ang patnang saan mang sulok ng bansa. Anong salita kaya ang kukompleto sa unang pangungusap? Magaling, ito ay batas. Ikalawang pangungusap ay mahusay, pagrespeto. Ikatlong patlang ay tama, ito ay pagpapahalaga. Para sa ikaapat na patlang, ito ay magaling, paggalang. At para sa huling patlang ay mahusay, kapayapaan. Sabayan ninyo ang Sir Nelson sa pagbasa ng ating konsepto para sa aralin na ito. Bilang isang bata, ako ay susunod sa batas. Ipapakita ko ang pagrespeto sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa aking kapwa. Ang pagbibigay ng paggalang sa kahit sino ay aking isasagawa upang mapanatili ang kapayapaan saan mang sulok ng bansa. Mahusay, bigyan mo ng malakas sa palakpakan ang iyong sarili. Natapos na natin ang aralin para sa video nito. Dito na po nagtatapos ang ating aralin para sa ikalimang linggo na ikatlong markahan. Maraming salamat.